Hello mga bossing! Welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up ng e-travel, pero this time, departure card naman. So, last time kasi yung tinuro ko sa inyo yung e-arrival card. So, yun yung pag uuwi ka ng Pilipinas, kailangan mo yung fill upan online. So, this time, ito naman yung pag aalis ka ng Pilipinas. So, kung nagtataka kayo, ano ba yung sinasabi ko? So, ito yung mga bossing. So, ito kasi meron pa akong natabi na isa. Kasi, as yung iba sa inyo alam naman siguro na every 3 weeks umuwi ako ng Pilipinas. So, ito yun. Ito yung departure card na pinipila pa natin pagka umaalis tayo ng Pilipinas. So, starting May 1, ipe-phase out na nila to. Pero ano yun, unti-unti nilang ipe-phase out yun. Magsisimula sila ng April 15. So, itong e-travel for departure card is ano to, magsisimula to ng April 15. So, from April 15, parang yung April 15 to May 1 is parang not really trial, pero gradually, unti-unti, ipe-phase out na nila to. So, again, starting May 1, hindi nyo na makikita to sa airport. Wala na to. Okay. So, ano-ano ba yung mga dokumento na kailangan nyong ihanda pagka pipila pa nyo itong departure card na online? Again, so ito, mawala na to. Ano-ano nga ba? Well, madali lang. Is actually, yung passport nyo lang saka yung ticket nyo, yun lang yung kailangan nyo. Saka syempre, yung address na pupuntahan nyo doon sa ibang bansa. Okay? So, yung manual, itong paper base, ang ginawa lang nila is parang dinigitalize lang nila. So ginawa lang nilang electronic. So walang pagkakaiba, almost walang pagkakaiba. Ang kagandahan lang din sa electronic, meron ng mga drop down box. Kunyari, yung country na pupuntahan mo, so click mo lang yung drop down box, tapos mapipili mo na doon kung saan ka pupunta. So, para sa akin, mas madali yung online kaysa dito. Okay? So, okay. Simulan na natin mga bossing. So, madali lang. Doon sa mga gumagamit ng Google, i-Google nyo lang is yung e-travel pass Philippines. So, kung mapapansin nyo, yung e-travel.gov.ph, ito rin yung website na kinukuha na natin pagka kumukuha tayo ng e-arrival card. So, click nyo lang yung website. Pagdating doon, pili lang kayo Philippine passport or foreign passport. So tayo is Philippine passport tayo. And then travel type, ito na yon. Pagka uwi ka ng Pilipinas, yung arrival. Pagka yung departure, yung leaving the Philippines. So doon tayo sa departure. Okay. Next one, transportation type, air or sea. So air tayo, mag-aeroplano tayo. Kailan tayo aalis? So makita nyo naman dun sa ano, makikita nyo dun sa date, yung available date is yung today, tapos up to 12. So kasi nga, ang makakapag-apply ka ng e-departure, itong e-travel na to is 3 days before nung flight mo, or pwede rin dun sa mismong araw na ng flight mo, pero kailangan 3 hours before nung flight mo. So, kung ang flight mo is kung ang flight mo ay sa May 15, so 15, 14, 13, 12, so 12, mag-apply ka na. Or kung May 15 ang flight mo, alas 10 ng gabi, hanggang May 15 ng alas 7, pwede ka pang mag-apply nito. Okay, so let's proceed. So let's say mag-ano tayo ng 12, tapos lagay mo lang yung email address. Type mo lang ulit yung email address mo, pinoconfirm lang. Then click mo lang itong I have read, then yes, agree. Continue. Lagay mo lang yung first name, middle name, last name. So, makikita nyo lahat yan. Ano, naka big letters, ano, caps lock. Okay, then passport number, sex, male, date of birth. Pwede mong i-type 09-08-1982. Then, click mo lang to. Tapos nyan, citizenship. Filipino, pwede mong i-type and then i-click mo yung drop-down box. Pwede mong i-type or i-click yung drop-down box. Pero ako kasi usually yung ginagawa ko, tinatype ko muna
tapos lalabas na doon yung mga option. So, country of birth, Philippines, kung sa Pilipinas tayo pinanganak. Occupation, okay, so, di ba, ako kasi usually, pagka nagpipila pa ako nito, ang nilalagay ko doon, accountant. So, dito kasi, walang option yung accountant. So, pwede kang mamili ng mga option available sa'yo. So, kung accountant ka, pwede mo ilagay dito sa professional, technical, administrative. Then, mobile number. Then, click next. Okay. Ito na tayo sa step 2. Permanent country of residence. So, saan ka nakatara sa Pilipinas? So, lagay natin yung address ko sa Philippines. Province. Pili ka lang dyan. Municipality. Pili ka lang dyan. Barangay. House number. Yan. Then, click next. So, pag-click mo yung next, is nandun tayo sa step 3 of 4. So, apat na step lang yan. So, travel details. Departure via air. So, saan tayo pupunta? Lagay natin sa Singapore. Ito, tatanungin ka, are you an overseas Filipino worker? Pagka yes, click mo lang yung yes, tapos tatanungin ka kung ano yung OFW classification mo, kung land-based or sea-based. So, kung nasa barko ka, sea-based, kung hindi ka naman nagbabarko, land-based ka. Tapos, purpose of travel, syempre, ilalagay mo dyan is, kung babalik ka na, syempre, paalis ka, work or employment. Okay? Then, traveler type, aircraft passenger or flight crew. So, dito tayo sa aircraft passenger. Okay. Before I proceed, ipapakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng pagka-OFW saka hindi ka-OFW. So, kung kunyari, well, kung tourist ka, mamasyal ka, visiting a friend, so dito ka pupunta. So, are you an overseas Filipino worker? Click mo yung no. So, pag kinik mo yung no, yung purpose of travel mo, ano mo yan, tapos, hanapin mo yung correct na purpose of travel mo. So, visit friends, relatives. Of course, hindi mo pwedeng ilagay yung work or employment doon. Holiday. So, kung magbabakasyon ka, holiday. So, lagay natin yan. Aircraft passenger or flight crew. So, aircraft passenger ka. Okay? So, yun lang naman yung pagkakaiba ng ano. Yun lang naman yung pagkakaiba nung pag-click mo yung kung OFW ka o hindi. Okay? So, name of airlines, nandito na rin lahat yan. Hanapin natin, let's say, Cebu Pacific. Flight number, TR-398. Airport of departure, kung saang airport ka sasakay, paalis na bansa. So, ilagay natin dito, let's say, Terminal 1 tayo ng NAIA, Terminal 1. Tapos, yung seat or bed number is optional. So, pag optional, huwag na natin pilapan. Then click next. So, nakita mo step 4 out of 4 is summary lang 'yan. So, tingnan mo yung mga nilagay mong details kung tama. So, yung personal profile mo, yung permanent country of residence mo, yung travel details mo, saka yung destination mo. Okay, so yun lang naman yung mga details na kailangan mong i-check. So, pag everything is okay, i-click mo na yung submit. So, itong health declaration, destination upon arrival sa Philippines, not applicable yan. Yung health declaration, click natin yung edit. Kung ma-edit. So, hindi siya na-edit, nakita nyo? Hindi siya applicable. So, hindi natin kailangang i-declare yung health declaration natin dito. Nakalagay dito, lahat is NA. Diba? Not applicable. So, it's ano naman, pre-filled naman to ng system. So, hindi na natin kailangang pakialaman. So, after that, click mo lang yung submit. Tapos, ina yung lalabas. Congratulations, you have successfully. And then, bibigyan ka nila ngayon ng ito na yung magiging ano mo, e-travel departure card mo. So, papakita mo lang ngayon itong QR code na to pagdating mo sa immigration. Kasi, baka nataka kayo, para saan ba ito, itong departure card? Itong departure card kasi, usually, pagka-check-in nyo,
yung mga airport staff o yung mga airline staff, habang nakapila kayo sa check-in, bibigyan kayo nito. Okay, so pagbigay sa inyo nito, pipila pa nyo, kasi pag pila nyo sa immigration officer, so ang gagawin nyo, diba, check-in, after mag-check-in, pupunta kayo sa immigration, tapos ng immigration, saka i-scanin yung mga bagahe nyo, I mean, yung check-in bag, yung ano nyo, yung hand carry nyo, kasi yung check-in baggage nyo, yung hindi na ini-scan, so... pero bago nga yun, dadaan muna kayo sa immigration, ito yung hinihingi sa inyo. So this time around, hindi na ito ang ipapakita nyo, simula April 15, ito na ang electronic base na departure card ang ipapakita nyo. Ito na, may QR code na. So, well, in a sense, mas mabilis, kasi less hassle din, kasi minsan pag ano yung nakapila ka, saka lang makipila doon, tapos minsan ano pa, ang liit pa ng space. Iyon yung ayoko dito sa ano eh, sa departure card. Hihingan ka ng address, hihingan ka ng kung ano-ano. So wala kang space para isulat yung full address. Tapos pagdating mo ng immigration, oh, ba't kulang to? Tapos syempre, no choice ka naman, hindi mo mailagay yung yung full address, kasi nga sobrang liit ng space. Okay? So anyway, kagandahan nitong electronic base na departure card, mas madali siyang pilapan, ano ka lang, click mo lang yung drop down box, mamimili ka lang. So mas ano siya, mas mabilis siyang pilapan. Tapos kung may mali ka, hindi mo kailangan magbura-bura, on the spot makita mo, oh, mali spelling ng pangalan ko, mali yung spelling nung flight number, kasi most of them na is ano man eh, drop down box eh. So hindi ka magkakamali yung spelling, most likely magkakamali ka lang spelling ng pangalan mo, saka yung mga tinatype mo na flight number, yun lang. The rest is ano lang, pipiliin mo lang talaga. So for me, mas madaling pilapan tong ano, itong electronics, saka mas hassle free, kasi you have 3 days before your flight, up to 3 hours before your actual flight para mapilapan to. Okay, so mga bossing, ganun lang kasimple. Tingnan natin pala kung ano, kung makaka-receive tayo ng email from, ayun. So naka-receive na tayo ng email, mga bossing. Sabi niya, you have successfully registered on e-travel system. Tapos kung ano yung pinakita na QR code, ito rin yung QR code na in-email sa'yo. So very ano, ang bilis lang, very efficient, very ano, for me, satisfied ako dito sa bagong departure card na i-implement ng Pilipinas, again, starting April 15. And then itong paper-based na departure card will be completely phased out or not available or hindi nagagamitin starting May 1, 2023. Okay, so thank you, mga bossing. Kung meron kayong tanong or meron kayong video na gusto tingin nyo, gusto nyo ipagawa sa akin, let me know. At kung gusto nyo panoorin pala yung video ko kung paano naman mag-fill up nung e-arrival card, i-share ko sa inyo yung link. Pero halos parehas na parehas lang yung proseso. Doon sa e-arrival card, ang pinakaiba lang is kailangan mong ilagay yung vaccination details. So, yun lang. The rest is almost the same, passport number, personal information, lahat pare-parehas lang. But anyway, check nyo pa rin yung video ko para mas maliwanagan kayo kung paano mag-fill up ng e-arrival card. So, thank you so much, mga bossing, sa panonood. Sana kahit paano may natutunan kayo kung paano mag-fill up ng e-travel departure card na electronic na. So again, May 1, wala na to. Goodbye na sa papel. So makakasave tayo ng mga ilang puno. Okay? Thank you so much, mga bossing, and God bless. Goodbye.